So mga tol, marami nga din ang nag-aabang dito kay Wonderboy, Carl James Martin ng Ipugaw, sa laban nito sa December 4, laban sa kapwa Pinoy na si Mark Anthony Geraldo, na may hawak ng titulong Philippine Endgames Amusement Board Super Bantamweight title. Ito na ang pinakamahirap na makakalaban ng isang Carl James Martin. Pagkakataon na nga ito ni Martin para mas lalong makakilala ito sa larangan ng boxing. May isang boksingero ang sumubok makipag-sparring kay Martin, ang kampiyon natin ngayon sa WBO Intercontinental Bantamweight title. Nakakapanalo lang nito kay Carlos Caraballo noong October 31. At ito nga ay si Jonah Sultan. Binigyan nga ng pagkakataon si Carl James Martin na matikman ni Jonah Sultan ang lakas ng batang si Wonderboy, sapagkat nga ay napapanood nga daw ni Sultan ang mga laban ni Martin na parang si Manny Pacquiao nga daw ito gumalaw, lalo na pag nagbabato ng mga kombinasyon kung saan ay may hawig nga daw sa ating pambansang kamao. Kaya sinubukan ni Sultan na makipag-sparring sa lona sa isang batang si Carl James Martin, at hindi nga nagkamali si Sultan na may lakas nga daw ang mga kamao nitong si Wonderboy. Sinabi nga ni Jonah Sultan na magiging future world champion nga daw itong si Carl James Martin matapos ang 4 round nilang sparring. Sinabing mabilis at malakas nga daw si Martin, at hindi nga daw mapredict ni Sultan ang galawan ng batang ito. Pag nagbabato si Martin ay may padukot pa nga daw ito sa katawan ni Jonah Sultan, pero sa sparring nila mga tol, aksidenteng na low blow si Wonderboy. Kaya pagkatapos ng laban nila ay nagsorry si Jonah Sultan, at nang ma-interview si Sultan pagkatapos ng laban, sinabi na malakas nga daw at mabilis si Wonderboy, pero may kulang pa daw kay Martin. Ito nga ay ang kanyang depensa at ilag, sapagkat kapag matatamaan ka nga daw ng solid, maaaring bumagsak kung hindi ka kakayanin ng patama. Kaya pagkatapos ng sparring nila mga tol, ay makikita kay Carl James Martin na naglalagay ito ng yelo sa mata, sapagkat nasusungkit nga si Martin ng mga counter ni Sultan. Pero makikita natin sa laban na natatamaan nga din si Sultan. Silipin natin mga tol ang highlights ng laban. Thank you.
So mga tol, anong masasabi nyo sa naging sparring ni Jonah Sultan versus Carl James Martin? Agree ka ba na si Carl James Martin ay magiging future world champion? Comment nyo lang ang mga opinion nyo para mabasa natin yan. Hanggang dito na lang mga tol at muli, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakihit mo ng subscribe button at notification bell at piliin ang all. Salamat. Hey, ko lang naman din. Dipinsa lang. Kunti lang naman dipinsa. Yung dipinsa, kasi yung tuntok niya, okay na tapos yung dipinsa. Kasi ma, no, minsan talaga, talagang yung dipinsa talaga yun. Kasi marunong ka, tapos natapaan ka, pwede kang bumagsak. Okay. Tapos, yun lang, yung ilang, isa yun. So, thank you, Jonah Sultan.